Paano nga ba gumawa ng memorable character? We already discussed kung paano ba gumawa ng character profile, then paano ba ma-determine kung ano ba yung tatlong element na dapat matagpuan sa isang character, pero may kulang pa rin. Ano ba yung secret formula ng mga writer na may mga characters na kung minsan mas talagang kilala pa kaysa sa mismong title ng story nila? The answer is by creating a unique character voice. Ano nga ba yon at paano yon madedevelop? At oo nga pala, dahil maraming nagtatanong sa akin at marami nitong nagre-request sa akin kung paano nga daw ba magsulat ng male point of view. And I think dito sa video na to masasagot natin yan. Kung female writer ka katulad ko, watch until the end kung paano ba magsulat ng character voice at ng male point of view. Hey, hey, hey! What's up, everybody? Your favorite writer is back again for another writing tip video. Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Demi, or also known as Anak ni Rizal from Wattpad. And meron na akong 6 published books na kung interesado kayong mabasa or mabili yung libro ko, check nyo lang yung mga link dyan sa description box. Tulad nga ng nabanggit ko sa intro kanina, yung pag-uusapan natin ngayon, ito na bale yung pangatlong video for the How to Create a Character series natin. So kung hindi nyo pa napapanood yung unang dalawa, kindly pakinood na lang din kung meron kayong time. Pero pwede nyo rin namang panoorin to kung gusto nyong direkta nang malaman kung paano ba yung character voice at yung ang male point of view. So maya-maya lang sasagutin ko yan. Chill lang kayo. So ito yung mga overview ng topic natin ngayon. I-discuss ko lang ng briefly and simply para mas magets nating lahat. Una na nga yung what is character voice, sunod yung preparation bago magsulat ng mismong character voice, and yung pangatlo nga yung mayroong 4 ways na how to develop a character voice, and yung last nga mamaya yung how to write in male point of view. And before we begin, you know the drill. Kung di nyo pa nalalike yung video na to, please like this video. You can also comment your question, suggestion na sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. And share this video to your writer friends, lalo na dun sa mga nahihirapan kung paano ba magsulat ng male point of view. And lastly, please subscribe to Tales of Demi for more awesome contents. Thank you so much! Ano nga ba yung character voice? Actually, in writing, meron tatlo silang tinatawag na voice in writing eh. Yung author's voice, narrator's voice, and character's voice. So, magpo-focus lang tayo sa character's voice kasi yun yung kung paano nila ina-express yung perspective nila using their internal and external qualities. Kumbaga, paano pinapakita ng character yung kwento based sa kanilang sariling worldviews, personalities, behaviors, and so on. So, karaniwan, paano ba nako-convey yung character's voice? Through first point of view narration or third point of view. Pero most of the time, dito kasi talagang pasok dito yung first POV kasi talagang immersed ka dun sa, ano eh, sa point of view ng character. So, na-discuss ko na nga rin ba kung ano ba yung best point of view sa isang story. So, you can also check that video. Hindi ko alam kung narinig nyo na tong sinasabi nila na make sure daw to separate the author's voice to your character's voice. Kasi, ang explanation dito, yung author's voice kasi, tayo yun, ikaw yung writer. Yun yung sarili mong worldview pala and yung mga paniniwala mo. So, kailangan mo siyang i-separate kasi meron kasing tendency na ini-impose mo as author yung point of view dun sa character. Well, which is most of the time, nabanggit ko nga na karaniwan kasi sa mga writers, yung mga characters na ginagamit nila sa narration is reflection nung sarili nila. And I think nabanggit ko nga rin sa inyo nun na don't blame the author dun sa story. Kasi magkaiba yung character sa author na which is nagiging problem siya kasi minsan yung character nagiging reflection siya nung author. Nagigets nyo ba? Kasi may mga issues kasi diba na nababash yung writers because of the characters. Na for me, hindi siya dapat ganun kasi may paano kung yung author ginawa niyang ganun yung character niya. Hindi ibig sabihin na ganito yung character, ganun din yung author. So, kailangan meron siyang separate. So, share ko lang sa inyo, meron akong konting-konting rant kasi may sinusulat akong latest story. Medyo nairita lang ako dun sa isang comment.
Kasi parang I don't know kung sarcastic yon. Kasi may isa akong character na ano siya, pastor siya yung character niyon. So ibig sabihin Christian, may religious beliefs. Tapos parang may comment siya na nasabihan ng author yung character daw. Nakaka-turn off kasi nakikita nung reader na yon yung sarili ko dun sa character. Na which is hindi, magkaiba kami nun. Kahit sabihin parehas kaming Christian nung character, magkaiba kami. So, sa I hope nagigets nyo na parang kailangan meron siyang kaibahan. Yung author's voice, tsaka yung character's voice. Tsaka sa mga readers, baka naman, wag naman hinahinay lang kayo sa mga pagbabash. Kasi nalilimitahan yung mga writers sa creativity nila. Natatakot kasi yung mga writers na mag-express through their characters. Kasi nga, binabash yung author. Diba? Punta na tayo dun sa tinatawag na preparation. So, ba't nilagyan ko ng ganito? Bakit hindi kagad tayo tumalun dun sa mismong actual writing? Wala lang. Gusto ko lang. Decharat. I mean, kumaga parang eto yung mga kailangan mong gawin bago ka mismo tumalun dun sa pag-construct ng pag-develop ng character voice. Na which is, I think, part of process din ng pagsusulat in overall. So, unang sa preparation, kailangan mag-gather ka ng inspiration from real life. Very basic. Mag-observe ka ng mga totoong tao sa paligid mo using your senses, especially yung pang mata at tenga. Ibig sabihin, ino-observe mo yung mga totoong tao sa paligid mo kung paano ba sila magsalita at kung paano ba sila kumilos. Kasi that way, nagkakaroon tayo ng idea unconsciously most of the time for the beginner writers. Na-adapt nila yon. Yung kung sino yung mga nasa tao sa paligid nila, yun yung characters na nasusulat nila. So, paano pag dumating sa point na parang tapos ka na doon sa una mong story, tapos kailangan jump ka na sa susunod, may tendency kasi na nauulit yung mga characters mo sa naunang story kasi doon ka lang familiar. So, para mas ma-expand pa yung knowledge mo in characters, kailangan maging attentive ka or maging immersed ka sa surroundings. Maging open ka in meeting new people. So, para to sa mga extrovert, sa mga introvert, tamang ano lang tayo, tamang observe lang. So, pangalawang preparation, matulad lang din nung una. You have to collect characters in different types of storytelling like sa movies, pwedeng sa books, or form of chismis. Parang lahat i-observe mo, i-note mo. Pag may napanood kang isang character, parang wow, this is interesting. Parang pwede kong makuha to for my novel. Hindi ka naman totally magpa-plagiarize eh. Parang kumukuha ka lang ng inspiration. Kaya di ba pag writer ka, lagi kang tinatanong, ano pong inspiration nyo sa pagsulat ng ito, blah, blah, blah. Huwag kayong mahiya or huwag kayong matakot na umamin na kumukuha kayo ng inspiration sa ibang art. Kasi that natural. Katulad nga dun sa libro ni Austin Kleon na Still Like an Artist. Sinasabi niya dun na wala nang original sa totoo lang. Everything, kahit yung mga great movies ngayon, ni-recycle na lang siya from the ano, yung mga Shakespeare novels. Parang ulit-ulit na lang yan eh. So, ikaw as writer, as artist, maging creative ka how you mix those arts together. Pangatlo, medyo maduguto, which is yung study psychology. Hindi ko sinasabing mag-enroll kayo ng kursong psychology. Kailangan nyo lang maging curious sa human psychology, sa human behavior, human nature. Kasi mahalaga to eh. Hindi lang sapat yung na-observe natin, yung external behaviors ng tao or paano sila magsalita or yung mga lumalabas sa bibig nila. Kailangan maintindihan natin bakit ganun sila mag-behave. Which is, dun nga yung pinag-aaralan sa psychology, bakit nag-behave yung isang tao for that. So, may mga doon po pasok yung mga mental health issues. So, ang ganda pag-aralan nito. So, ngayon, ang dami ng references kayo matatagpuan sa Google, sa internet, lalo na sa YouTube. So, talagang nasa sa inyo na lang kung paano kayo magpupursiging mag-research. Ito talaga, medyo madugo lang kasi kailangan nyo magbasa. Pero, yung sa pag-aaral ng psychology, human nature, the best. So, re-recommend ko sa inyo itong libro ni Robert Greene, itong The Laws of Human Nature, ang kapal nga lang niya, pero sobrang worth it niya. Talagang detailed explanation. And last, for the preparation, you have to study other authors' works or books. Parang, syempre, kailangan para mapag-aralan nyo kung paano ba sila nagde-describe ng characters, paano sila nag-narrate, para makita nyo yung writing style nila at para ma-adapt nyo yun sa sarili nyo. Ako, sa totoo lang, dahil nga mahilig ako sa psychology dati, puro self-help books lang yung mga binabasa ko. And then, nito lang talaga ako ulit na inganyo magbasa ng mga fiction books and it's very worth it kahit magastos. So, parang bonbon akong bumibili ng libro sa Fully Book. Pero
pag na-expose ka kasi sa iba't ibang literary genres and iba't ibang writing styles ng mga authors, mas ma-open yung mind mo and unconsciously ma-adapt mo yun sa sarili mong writing, which is better kasi para rin naman yun sa ikabubuti ng writing mo kaysa naman ma-stuck ka lang dun sa same writing style. So again, it's up to you kung talagang gusto mong mag-grow sa pagsusulat. Punta na tayo dun sa 4 ways to develop your character voice. Unang-unang step, naturo ko na, nabanggit ko natin sa inyo yung create a character profile or background. You have to know your character. Kilala nyo sila, yung personality nila, ano yung upbringing nila, ano yung taste nila sa buhay, ano yung likes sila, dislikes, ano yung mga temperaments nila. Introvert ba sila? Extrovert ba sila? Ano yung worldviews nila, pananaw. Dapat una pa lang, yun yung first step. Eh. Kasi minsan, akala na iba, akala ko rin dati, porket alam mo na yung character profile niya, ay alam ko, kilala ko na yan, ganito siya, ganito yung ugali niya. Pero pagdating dun sa mismong pag na-narrate na, nagsusulat ka na ng first point of view, parang may ano, may kulang, parang generic yung pagkaka-narrate niya. Kasi nga, kailangan ng unique character voice. And punta na tayo dun sa step 2, which is, eto na yung mga susunod, yung crucial na kung paano ba nagiging distinguished yung character mo sa mga ibang characters ng ibang stories. Pangalawa, ito, maganda to. Focus on dialogues. Ano ba yung dialogues? Yun yung mga sinasabi. You have to study your character's speech pattern or kung paano ba sila magsalita. Literally, speech pattern, nandun yung word construct. I mean, paano sila magsalita nga? Literal. Kasi, take note lang din na malaki yung relation nung pag-alam ng character background dito sa pag-construct nung dialogue or nung speech pattern nila. Like, for example lang naman. Kunwari, meron kayong isang character na ang upbringing niya ay, sabi natin, talagang mas mababa sa middle class. Tapos, pag nagnanarrate siya ng first point of view, hindi ba medyo weird kung nagtataglish or nagkokonyo yung character na yon? Gets nyo ba? Like, hindi naman sa iniinsulto ko yung mga taong mabababa yung anta sa buhay, na wala ba silang karapatang mag-English, pero real talk lang tayo. Ako nga eh, for example ako, I'm from a middle class family, pero sa totoo lang, in actual conversation ko, hindi ako sanay yung mag-taglish-taglish yung mga kausap ko, kasi hindi yun yung upbringing ko. Kumbaga, pinalaki ako ng ganun. So, sa characters, yun lang yung gusto kong i-example sa inyo. Like, for example, yung background ng character mo, may mga barkada siyang Jejemon. So, syempre, yung speech pattern niya, Jejemon din. Nagiging distinguished, nagkakaroon siya ng sariling voice, yung character mo, through dialogues and speech pattern. So, dito, kung medyo nahirapan ka, madali siyang sagutin kung meron ka mga assessment questions for the dialogues. Like, for example, ano ba, how do they greet based on their personality? Paano sila bumati? Yo, hello, hoy, ganyan. Kaya hindi mo kailangan always gumamit ng dialogue tags based on dun sa uniqueness nung greetings or nung speech pattern. Diba? Like, for example, may binanggit yung isang character pero may unique speech pattern yung character mo. Hindi mo na kailangan ng dialogue tag kasi alam na ng readers, ay, si ano yung nagsalita kasi siya lang yung characters na may ganung language. Or for example, how do they answer question? Like, yun nga, kunwari, tinanong character mo, kumain ka na ba? So, yung normal, ang sagot, oh, busog na ako eh. Unique voice, oo, Tom Goods na kasi ako eh. So, yung take note yung word na Tom Goods. Nangingibabaw yung word na Tom Goods. Ano siya, di ba, slang? So, pwede nating isabihin na yung personality ng character mo based doon is medyo kengkoy siya, funny, kasi sino bang serious sa tayo magsasabing Tom Goods na siya, di ba? Another assessment questions like, paano sila mag-react sa mga situations na malala? Nagpapanik ba sila? Nagmumura ba sila? With these assessment questions, na-determine mo ngayon yung uniqueness ng voice ng characters through dialogues and speech pattern. So, another tip din dito pa rin tayo sa speech or sa dialogue. Let their vocabulary reflect their upbringing or yung background or yung education nila. Nabanggit ko na kanina, like for example, kung bookworm yung character mo, gumagamit ba siya ng mga mabulaklak na mga salita, yung mga malalim na salita? Or kung Jejemon nga yung character mo, syempre dapat medyo Jejemon yung dating niya. Kung streetwise, parang mga pang kanto-kanto yung mga salita niya, pwede namang gay lingo, or pwede namang kikay, konyo, tapos nagre-reflect yun sa character niya. So, para matingnan nyo kung bagay ba, lagi nyong i-read out loud yung
yung dialogues ng characters. So, ganun yung ginagawa ko pag may mga kenkoy akong characters. Para pag nagkukatuan sila. So, gusto ko siyang binabasa ng live kasi para siyang nagiging legit na totoong dialogue. And next then, aside dun sa vocabulary, specific, how your character sound. As in, literal, paano nyo imagine yung boses nila in actual life? So, pwede nyo basihan to sa totoong buhay kung nahirapan kayo mag-imagine or mag-conjure from out of nothing. Like, matinis ba yung boses nila? Malalim ba? May character na macho pero matinis yung boses. Diba? It reflects the uniqueness of the characters. Or, mataas ba lagi yung intonation ng boses? Parang laging galit, laging may kaaway. Hindi lang to applicable dun sa main character mo or yung narrator mo na nagnanarrate ng story in first point of view. Pwede mo itong ma-apply sa lahat ng characters mo na kahit na sabihin mong background characters lang siya or supporting characters, nagiging interesting siya because of the uniqueness of the character's voice. So, madami na akong prove na na-prove nito na naging interested yung mga readers sa supporting characters because of the unique voice. For example, nga sa The Peculiar's Tale, ang pinaka-supporting character doon, minor character si Roman Tadeo. Pero si Roman Tadeo, ano siya, yung character voice niya kasi, yung speech pattern niya like, men! Grabe men! Pumunta kami dito men! Yung laging may men na word. So, tuntua yung mga readers. So, unique. So, pag may word na men, alam nila si Tadeo yun. Kaya nga, pag accidentally nagagamit ko yung men sa ibang story, kinakomment nila, ay, naalala ko si Tadeo. So, ganun, kanaalala ng readers yun, yung mga distinguished na ganun, through their dialogues. Okay, gets. Pangatlo, syempre, kung meron dialogues, dapat hindi mawala ang body language. Kasi ang communication, hindi lang yan about speaking, di ba? May mga, pwede tayo mag-communicate through using our actions or yung body language. Paano ba tayo mag-kumilos using our body language as response to our surroundings. Kasi, ito rin siguro yung na-overlook ng maraming writers, ako rin minsan, kasi masyado tayo nakafocus sa mga witty dialogues minsan, nakakalimutan natin yung body language. And, yung paggamit ng show, don't tell. Like, for example, classic example ng show, don't tell, kunwari may isang eksena sa story mo na may isa kang character na galit. Hindi mo sasabihin na nagalit siya. Pwede mong sabihin na lakas niyang sinara ang pinto or nagdabog siya using action. Paano ba pinapakita ng action na galit siya without telling na galit siya? So, basically, yun yung essence ng show, don't tell. So, mahalaga yung body language kasi nandito yung mga uniqueness or quirkiness ng isang character based on their mannerism. Like in real life, di ba, kung paano natin pinepresent yung physical self natin, how do we carry ourselves sa world? Like, paano ba tayo tumayo? Matuwid ba? Ganyan? Paano tayo maglakad? Nire-reflect yung personality natin. So, kung kunwari, yung character mo parang palagi siya nakaukot, it reflects na siya yung medyo gloomy or medyo depressed na character. Yung mga ganun bang simpleng description ba? So, di ba, hindi lang siya laging telling na siya ay depressed, siya ay malungkot. Kasi telling yun eh. So, magandang we describe sa narration natin yung mga ganun. Body language using show, don't tell. Para mas maging familiar tayo sa body language, ang key dito is observation and research ng psychology. Ano mo nalaman kung may crush siya yung isang tao using the body language? Kasi syempre, di ba, hindi mo naman sasabihin may crush ka dun sa isang tao. Parang pinapakita yun ng katawan mo unconsciously using your body language and your micro-expression. So, yun yung mga gamit na gamit sa stories. And last, you have to develop their interior world. Kasi, pag nagnanarrate, di ba, yung mga characters natin sa story, talagang more on internalization. So, ano ba yung interior world? Tayo, di ba? Ano ba yung thought process natin? How do we view the world? Pessimist ba tayo? Optimist ba tayo? How do we respond in situation? Like, nagpapanik na ba tayo? Kaya nga, sobrang halaga nung pagbabasa ng libro or ng gawa ng ibang authors kasi may expose kayo dun sa iba't ibang thought processing ng mga iba't ibang characters, lalo na kung first point of view yung ginagamit nila. Paano yung style ng author? How to convey the character's interior world? Or paano niya ninanarrate yung story without being draggy? So, ako ngayon, natututo ako as I read so many stories, so many books ng iba't ibang authors, international, and nag-enjoy ako dito sa process na to. So, sana kayo rin, meron din kayong ganong
moments or meron din kayong ganung practice ng pagbabasa always. Next naman is yung how to write male point of view para dun sa mga female writers na gustong magsulat ng male POV. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano. Charot. What I mean is, kaya ko inuna yung discussion nung how to create a character voice in general. Kasi dito sa aspeto na to, specific for the male characters, wala akong eksaktong maibibigay na step by step sa inyo because una, hindi ako lalaki. Kahit nasabihin yung mahilig akong magbasa or mag-aral ng human psychology or human nature, hindi ko pa rin syempre totally magigets yung thought processing ng isang lalaki dahil hindi ako lalaki. Pangalawa, kahit nasabihin nating may mga may mga haka-haka na tayo about sa kaibahan ng female at male point of view, like for example nga, kapag daw nga lalaki hindi madaldal kung ipukumpara sa babae, well, sometimes totoo naman yun. Ang tendency nga lang kasi ayokong mangyari is yung maging stereotype. Parang kung meron tayong gagawing or susundang formula sa pagsusulat ng male point of view, magiging stereotyping yung tawag dun. Parang kasi nga, di ba may mga lalaki pa rin naman na madaldal katulad ng mga babae. So gusto kong maiwasan yung ganun. Gusto ko malaya tayo na magsulat ng mga characters. So kung ganun, kung di pala ako marunong or wala akong maibibigay na step by step, paano ako nakapagsulat ng male point of view sa mga stories ko? Well, katulad nga ng mga nabanggit ko, number one, dahil sa real life, may mga influences ako ng tao sa paligid ko kasi may mga naging kaibigan at kaklase ako na mga boys, syempre. At nung mga panahon or kasama ko yon na nakakahalubilo ako sa kanila, na-absorb ko yung speech pattern nila. Katulad nga yung men, kasi nung college, may naging kaklase ako na talagang mahilig siyang mag-men. So parang doon ko nahawa yung pagkuha ng ganung speech pattern. And at the same time, pag may kaibigan ka lalaki or nakakausap mo sila, na napapansin ko na rin yung mga perception nila na ano ba yung mga internal dialogues nila, di ba? Na-share nila yon. Pangalawang way, like sa sinabi ko sa preparation, aside sa observation sa real life, nandiyan na yung isang damakmak na references sa mga palabas, sa mga libro, di ba? Sa mga Korean dramas, sa mga movies, nasa atin na nang talaga yung sipag kung paano natin pag-aaralan yung mga characters na yon. Lalo na yung mga lalaking characters na nakikita natin sa mga dramas or nababasa natin sa iba. Like, kailangan maging lagi tayong curious, ay paano ba itong ano? Paano bakit ganito kagaling si gantong author sa pagsulat ng male point of view? Kailangan alamin natin yon. Kaya nga, writing is not just about writing. Kasi dapat masipag din kayong mag-observe, mag-research, at mag-aral ng craft ng iba. Basta for female writers out there like me dyan na nagsusulat ng male point of view, kung nagdududa kayo sa kakayahan nyong magsulat, pwede kayo, una, magpa-consult syempre sa mga male friends nyo, alamin nyo yung thought process nila or the way they behave in certain situations, saka ano ba yung word patterns nila. So, mas mainam dyan kung meron kayong boy best friend or meron kayong jowa, meron kayong kapatid na lalaki, observe lang or tanong-tanong lang din. So second, read out loud your story or your dialogues. Tapos, imagining mong mabuti at i-discern mong mabuti kung yung male point of view ba na yun ay OA ba? Childish ba masyado? Para ma-check mo kung sabihin mo, tama ba yung sinusulat mo or angkop ba sa gusto mong ipahatid sa readers mo? Kasi as writer, kung pag may awareness ka na, makikita mo yun ay parang sagwa naman itong sinulat ko. Or yung talagang hindi ka sure kung may writing partner ka, ipabasa mo, tapos ipacheck mo. Kasi sometimes, nagiging inconsistent yung characters kapag hindi mo kinalalang mabuti yung background nila. Kaya ang unang step talaga is to know your characters. Like for example, yung background ng character mo, sabi mo, nag-aral siya sa, kunwari, Harvard, parang elite school. Tapos yung the way he speaks, parang hindi naman angkop dun sa katalinuhan niya. Nagigets nyo ba? Like, paano siya magiging kapanipaniwalaan? Parang, kala ko ba matalino tong character na to? Pero parang ang bobo naman. Ganun ba? Di ba parang, dapat meron kaya awareness na ganun. Na angkop ba to sa background niya? Yung mga sinusulat ko. Na kahit sabihin nating fiction yan, kailangan meron pa rin siyang parang kapanipaniwala pa rin siya.
kahit papaano, di ba? Kasi parang pag inconsistent siya, like, meh, ganun. Parang paano mo convince yung readers? Kasi ang mga readers ngayon, sa totoo lang, sobrang woke na, madaming woke na, to the point na nakakatakot kasi may mga nambabash. I mean, aware na sila eh. Hindi na sila ganun dati na parang nung mga panahon 2012 era, Jajamon era, na parang kahit anong sige, parang very tolerant sila dyan. Yung mga gangsters, mafia, na parang kahit may pagka-childish yung pagkaka-point of view nila, okay lang. Pero wala na tayo dun sa era na yun. Tsaka syempre, para i-level up yung writing natin, kailangan naman matuto tayong mag-aral ng craft natin. Napansin ko, may mga times din na nauuna yung voice kaysa sa background. Like for example, alam ko na kung paano yung magiging boses ni Golda sa story bago ko i-craft yung background niya. Kasi may mga ganun na which is okay lang din naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang writing very tricky kasi wala siyang straight path na pwedeng you can always break the rules. So ang final tip ko na lang kung paano ba magsulat ng male point of view, talagang it takes time to develop your confidence in writing. Sa totoo lang, nasa confidence lang talaga yan. Kasi nung beginner ako, hindi ko alam kung yung pinagagawa ko din, kung tama ba yung mga pinagagawa ko nung nagsusulat ako nung bago-bago ako. Pero talagang lakas lang ng loob and confidence. Kasi that's why, never stop learning din para mas makapagpatuloy kayo magsulat ng mga bagong stories na mas magiging assured ka na okay yung mga sinusulat mo. Like, don't hesitate to write crappy stories and crappy characters. Kasi lahat ng writers, including me, dumaan dyan. Unless na lang talaga kung prodigal genius child ka sa pagsusulat. Like, wow, genius, parang big brain, alam mo na agad lahat. So, hindi. Parang for me, crafting a great or unique character, parang ano pa rin siya, process of trial and error. Kasi minsan din natin mapipilit yung mga readers na mahalin yung characters natin. Minsan meron silang type, minsan turn off sa kanila. Are not everyone's cup of tea talaga. Pero as writers, padayon lang, strive lang, continue to write despite of the odds or kung wala may pake sa story mo. Because what matters is at least na-express mo yung sarili mo, what you want to tell the world through your characters. Okay, that's it for today's video. Maraming salamat sa panonood dito at sana may natutunan ka. Just comment your question below and sana nakapag-subscribe ka na sa Tales of Demi. So, see you on my next vlog. Bye-bye and thank you again.